So, mga BBs, nanonood kami ng music video ni Eman. Pwede ba na ibalik muna? Grabe. Sobrang galing niya, Titus. Sobrang ganda. Sobrang sakit pa rin talaga, guys. Grabe. Noong una kong napanood yan, hindi pa nilalabas dyan, pinanood sa akin ni Kong kasi wala pa sa YouTube. Grabe talaga, iyak ko lalo na yung end part. Grabe, na miss ko talaga si Eman. Miss ka na namin, Eman, sobra. Lagi mo samahan si Kidlat. Kapangalan mo pa naman, lagi mo siyang bantayan. Sen guys, stream nyo na, Lost Song of Eman Nimedes. Title nito Simula. Nasa YouTube siya, pakinggan nyo guys. Napakagandang kanta, sobrang solid. Shoutout kay Titus. Paano yun love na kuha, yung kanta na yun? Curious. Baka si Daddy Louie ang magkikwento. Oo, na-curious din ako kung paano pa yun pero nakuha. Pero alam mo yung kwento, pero hayaan ko si Daddy Louie na ang magkwento. Pero guys, kanta talaga, boses na Eman talaga yun ha. Umaasa ako na sana, bukod dun sa isa na yun, meron pang isa. Alam mo yun? Dun pala sa tinatanong ko kanina kay Kong, paano nangyari, na-interview pala sila ng V-Line Media Group. So ito yung article na to, basahin nyo. Kung paano nagawa yung kanta ni Eman, saan nakuha yung kanta ni Eman, paano yun nabuo, diba? Kahit wala na si Eman. So tingnan nyo sa article na yan. And ayun nga mga VVs, anong oras na? So nagpadede ako nung nakatulog. So maglit ako. Inayos ko na yung aking September. Ayan. Yung aking September schedule, although di pa tapos yung August, pero inayos ko na rin yung September. Kadalasan sa schedule ko, mga VVs, nasa kalahati pa lang ako ng August, ginagawa ko na yung September para hindi ako makaligtaan. Although may secretary ako, which is si Pat, pero mas gusto ko meron, si Pat kasi more on computer siya eh, more on sa phone, nakaschedule. Tas yung schedule na yun, nakikita ko rin sa phone ko or sa laptop ko, pero hindi ako mateki. Mas old style ako, mas hindi ako nalilito kapag ganitong schedule. Kapag yung schedule ko, nakikita ko, nababasa ko, nasusulat ko, mas hindi ako nalilito. And ito palang notebook na to, from everyday, gabigay po sa akin to ni Miss Tony Gonzaga. Everyday, napaka-useful niya. Kasama dito yung mga schedule ng mga birthday ha. So, birthday ni Mama sa 13, so nilalagay ko rin dito. Tapos ano pa ba yung mga ganap? And mga special ganap sa V-Line. Yan yung mga nilalagay ko dito para di ko makaligtaan. Sobrang full load na ako ng September kasi ang dami kong nilagay na pang September. Akala ko makakag-get over na ako, yung parang akala ko madali na. So, aja. Let's go. Sa mga di pa nakakaalam, meron akong V-Line Media Group. Ang V-Line Media Group, isa siyang digital news, advertising, and publishing. So dahil publishing din siya, meron akong bagong business, which is ang TP Kids. So ang TP Kids, under nito mga VBs, is yung mga educational books and toys para sa inyong mga bagets. Lalong-lalo na mga VBs, naisip ko to nung ako ay naging mommy. So naisip ko, ano bang ilalabas ko na under ni Kidlat? Kasi marami, parang si Kylie, di ba, ang nilabas niya mga sabon pambata and all. So ako, ang naisip ko, bakit hindi mga educational books? Story time lang to guys ha. Dati, sa mga taga San Beda, Lasal, Adamson, ang dami kong na-exhibitan na school. Kung maalala ko ng mga batang nakakita sa akin, guys, please comment down below. Nagbo-book fair na talaga kami, nagbebenta kami ng mga toys and books. So naisip ko, ba't hindi ko yun buhayin ngayon? Since gamay na yun ng magulang ko talaga noon pa. Parang napag-usapan namin ni Kong na hindi man namin matanggal totally ang tablet kasi mahirap magsalta ng patapos. Maraming nagsasabi, kailangan mo ng tablet para may magawa ka. Kung hindi man namin totally maalis, sana mabawasan namin mas marami sa libro. Kasi nga, ang mga bata ngayon mahilig na sa tablet, nakakalimutan ng may libro. So gusto ko siya ulit buhayin, kami ni Papa. Alam niyo naman, lagi kong kasama tatay ko sa mga ganitong mga ideas. I-follow niyo ang aming TP Kids na Facebook page para kapag ready na kaming magbenta, updated kayo mga VVs. So ito po ang aming Facebook page. I-like niyo yan mga VVs. And then may post ako, which is ito. Naghahanap ako ng mga bata, no, under ng TP Kids na pwede kong masuplayan, no, mabigyan ng mga libro. So i-share nyo lang to. And magkakaroon yan ng sariling Shopee, Lazada, and TikTok Shop.
no? Para mas madali nyo mabili yung mga libro na to. Basta lahat ng klase ng educational books. Soon yung toys, pero maunahin namin educational books. And next, ng mga susunod na buwan, mga VVs, kami na mismo ang magpapublish ng sarili namin libro sa TP Kids, no? Ang sa mga mommies dyan, this is for, ano, all, ay, huwag na mag-English. Para ito sa atin, mga babies. Para sa ating mga baguets. Naisip ko rin, mga babies, no? Gusto ko laging merong libro si Kidlat. Para makatipid, only supply si Kidlat. So, mga babies, sabi ko kay Kong mag-green siya kasi hindi ko in-expect na naka-green din si Kidlat. Naka-green din ako. Mag-family picture sana kami. Kasi wala pa kaming family picture. Tingnan niyo si... Yung asawa mo, mukhang Japanese. Wala akong green eh! Wala akong green! Kapit-bahay na lang tayo, ipapakilala ko sa'yo. Alam ko lang sa'yo, boy! Wig! Mukha ka ng clown! Hi mga peepees! Today is another prank day. So walang makakapagtinag sa isang bikorte sa pangpaprank. So ito ang aking anak. Papakita ko ng sino. Tadam! Sip sip! Gato na mo! So, tulog na siya, kaya pwede na ako makapag-vlog at gumawa ng kalokohan. Hindi ako nag-pump, nag-hand express lang ako, yung haka. And ito. Ito siya, mga babies. Galing kasi to ng ref. Inano ko lang siya, pinalambot. Galing to mismo sa akin, so ipapatikim ko to kay Kong TV kasi hindi niya pa natikman ang katas ng isang bikortes. Diba? Di ba niya natitikman kung anong lasa ng breast milk ko? So mga baby, syempre kasabot natin ng TikTok. So maraming salamat TikTok Doña Soledad nang hingi ako ng ganito kasi hindi niya iinumin yan ng ganyan lang. Ang sasabihin ko sa kanya, kailangan natin ipromote ang TikTok kasi magbaback to back. Ano? Back to back. Back to school. Back to back. So mga baby, nakita niyo ba? Para hindi mukhang ano, itutusok pa lang natin. Tusukan mo pa ng yelo yan. Oo. Para mukhang fresh siya. So, ilalagay na natin ang gatas ko. Oh, mabait ako na. So, mga babies, nadagdagan ko na. Let's go. So, titignan natin, masasarapan ba siya sa lasa ng aking gatas. So guys, since magpa-back to school na, no? So, yung mga estudyante dyan, magpunta na kayo sa... Ooh, yan na! At first, dito ka nagbablog! So mga baby, since magpa-back to school na, so, kailangan kong i-promote ang TikTok dahil syempre magpa-back to school na, pumunta na kayo. May tatlo akong branch, mga baby, TikTok Molino, TikTok Paranaque, and TikTok Pasita. Andiyan lahat ng address, mga babies. So, syempre, papatingin natin kay Kong TV ang bago naming flavor. Nakubad pa yung pinapatingin. Anong flavor to? Boba Milk Tea. Kasi meron kami Boba Milk Tea. Ano ba yan? Gatas, pinak ko. May yelo lang. Nilagyan ko ng yelo. Ayan na, nabumukmuk.
sarap. Ito na ramdaman ko na, sabi ko na eh, may kakaiba eh. Ano lasa? Lasang boba milk tea. Masarap. Gatas ko talaga to, hindi ito yung pinasarap. Okay naman siya, masarap naman siya. Pinap na ano mo? Ito yung galing sa akin. Ang dami mo na kasing gatas eh. So yan guys, hindi naman magdodorate ng gatas since madami na siyang gatas sa mga moms na nangangailangan dyan. So pinatry ko lang kay Gong TV. Okay naman yung lasa. Ibig sabihin, masarap yung nakakain ng anak ko. Masarap. Kaya ang laki niya eh. Kaya yun yung tigilan kakasot-sot niya yung ano mo eh.